Hello, good morning mga kababayan, lalo na mga OFW sa buong mundo na nagtatrabaho at umuwi sa Pilipinas upang magbakasyon. At yung iba naman ay galing pa sa ibang panig ng mundo. Sa umaging ito, akin pong tatalakayin ang tungkol sa budol-budol. Paano po maiiwasan ang budol-budol? Kasi po, marami na po nabibiktima ng ganyang modus operandi na iba't ibang strategy ang ginagawa nila. Napakatatalino po ng mga taong yan. At lalo't higit, ang tinatarget nila ay mga senior citizen na katulad ko. Ako po ay senior citizen na. Alam nila na ang senior citizen kapag linapitan nila at hinawakan ang kamay, hindi na makatakbo sapagkat may nanang tuhod. Ganito pang gagawin ninyo, gagawin natin upang di tayo maluko ng mga budol-budol. Una, ang mga style po niyan ay babatiin kayo. Ano ba, magmamano kahit hindi mo naman kilala. At sila po ay magbabanggit ng pangalan ng kasama sa inyong pamilya. Lalo na kung yung binanggit na pangalan ay wala doon sa bahay ninyo. So, akala nyo, kilala niya ang iyong pamilya. Sasabihin, kilala ko ng anak mo, o pamangkin, o ng asawa mo, o ng sino man na parte ng pamilya ninyo. At itatiming nila na yung mga binanggit na pangalan ay wala sa bahay na yon, sa oras na yon. At mind you, ang kanilang gagawin, minuto lang, kuminsan seconds lang, mabilis. Kasapagkat yan po ay pinag-aralan na nila yan. Kasi yan ang trabaho nila. Hindi sila nagbabanat ng buto, kundi manluko. At yung pira ng may pira ay kukunin nila ng harap-harapan. At wala pong pinipili ang oras. Maging sa umaga, tanghali, gabi. Yan po ay umiikot na sa bahay ninyo. O kaya kung kayo naglalakad sa loob ng tinatawag na mall at kayo ay nakita na mahina na at alam nilang may dala kayong pera, susundan na po kayo ng mga yan. Marami po sila. Hindi po sila dalawa lamang, tatlo, apat. Marami po yan. Yung iba, naka-standby na sa labas at mayroong sasakyan silang napakagara. Mayayaman po ang iba niyan. Upang kapag nagkalukuhan na, nakabiktima na kayo, tatakbo na sila. Saka kayo magigising sa katotohanan na kayo pala ay nabudol-budol. Yan po. Upang maiwasan yan, ay unang-una mag-pray kayo. Manalangin bago lumabas ng bahay o kahit na nasa loob ng bahay. At ikalawa, bukod sa manalangin, maging alerto kayo. Huwag magpapasok ng mga tao na hindi nyo kilala. Sabi nga sa English, do not talk to strangers. Do not entertain strangers. Tanungin nyo, sino kayo? Anong kailangan ninyo? Tama, mayroon dyan, nagpapanggap na sila ay opisyal ng gobyerno, may nagpapanggap dyan na polis, may magpapanggap dyan na militar, may magpapanggap dyan na pastor, ministro, pare, kung ano-ano, upang kayo ilukuhin. Merong nakakaawa ang hitsura, merong nagpapanggap na tutulungan kayo. Halimbawa kayo nakatayo sa isang corner, lalapitan kayo, sasabihin na kayo ay o sila ay nangangailangan ng tulong o naghahanap ng kung ano-anong mga tindahan at sila ay maraming pera. Sa madaling sabi po mga kababayan, iba-iba po ang mga pamamaraan ng masasamang loob na yan. Sapagkat yun na talaga ang kanilang gawain araw-araw. Kaya kahit saan lugar, mag sa probinsya, mag sa Maynila, buong Pilipinas, kahit na sa ibang bansa, ay pumupunta sila para lang manluko
At yan po ay malaking negosyo o sindikato po yan. At hindi lang lamang sa personal o physical kayo lulukuhin ang budol-budol, kundi maski sa online. Yan sa online ng sales na yan, papasok sila dyan. Lahat na. Ginagamit ang social media, ginagamit ang lahat ng uri. Minsan, magkukunwari silang, kukuha nila ng ano, uupa sila ng bata. Yun ang lalapit sa inyo yung bata. At kayo, kapag nagtiwala na sa bata, hindi nyo alam, nakapaikot na yung mga budulista na yan, ang bubudul-budul. Dadaling kayo, sasabi ng bata, ako po'y naligaw, kunyari lang. At kayo susunod sa bata. Susundan ninyo yung bata sa skinita o kung saan lugar. Doon, nandun na yung mga sindikato na yan. Kung minsan, sasakayan sa jeep. Pag nakita kayo na galing probinsya, may mga dala, paikutan na kayo. Ang iyong pong apang lingkod ay ilang bisis na nabiktima ng mga yan. Sinira nila ang aking bulsa. Winakwa. Nakala mo sila'y umuubo. Katabi mo sila. Kunyari, bibigyan ka ng upuan at sila'y tatayo. Doon sa upuan mo, naka-sandwich ka na palang sa dalawang mandurukot at budol-budol. Hindi lang budol-budol ang iwasan po natin. Pati yung mga mandurukot. Naglipa na po yan dyan sa Metro Manila, probinsya. Kahit sa ibang bansa, ay naroon na sila. Kaya yung mga backpack ninyo, ayusin ninyo, huwag ninyong ilalagay sa likod. Lagay nyo sa harapan. Huwag kayong magdadala ng mga bagay na makasisilaw sa kanilang mga mata upang kayo ay pagnakawan o agawin ang mga bagay na yan. Lalo na mga ginto na yan. Huwag magsusot ng mga ginto. Alam naman nila kung tunay yan na ginto. Hindi. Pag hindi tunay, hindi naman kukunin yan. So, suntukin ka pa naman yan sapagkat nagsusot ka ng fake na ginto. Ikaw pa may kasalanan. Rilo. Huwag susot ng mga Rolex na mamahalin. Sing-sing. Kaya kung maglalakad kayo, barya lang ang kailangan niyo ipakita, hindi yung mga buo-buong 1,000 kung ano, mga dolyar magpapakita. Wala kayong susuotin na mga mahalin bagay. At kayo'y alerto sa bawat paligid, mga kasalubong sa likod, sa left side, right side ng iyong katawan. Kahit na yung sa taas, titingnan ninyo, baka sa taas pa sila magagaling. Eh ganoon ang mga masasamang loob, masasamang espiritu. Naglipa na sila sapagkat sila yung mga alagad ng diablo. So prayer po ang panlaban natin dyan. And not only prayers, but faith with action. There are only three things that are very important in our lives. Una ay pananampalataya. Ikalawa po ay pag-asa at pag-ibig. But the greatest of all is love. Hindi basta love, yung agape. Nakasulat po sa 1 Corinthians 13:1-13. Yun po ang makapangyarihan na pag-ibig na ibinigay ng Diyos mula sa kalangitan at yun po ay makapangyarihan. Kahit anong panalangin po natin kung walang pag-ibig, kung walang pananampalataya, baliwala po ang ating panalangin. So, faith, the living faith, faith that works is a faith, is a prayer with faith. Prayer with faith, not only faith, but the living faith, buhay na pananampalataya. Yun po ang kailangan ng bawat isang tao, Pilipino ka man o ano kang lahi.